Manood, makinig, matuto. Manood, makinig, at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw! Isa na namang kwento mula sa kabanang kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan. Ako nga pala si Teacher Ofel. Ang kwentong babasahin ko ngayon ay tungkol sa batang si Anna na mahilig sa hayop at halaman. Sa kaniyang paglilibot, may napansin siyang maliit na buto na umiiyak. Ano kaya ang gagawin niya sa buto? Paano kaya niya ito matutulungan? Ang pamagat ng kwentong ito ay si Anna at ang kaniyang hardin. Ito ay isinulat ni Christine V. Lumantas mula sa Dibisyon ng Uzamis na iginuhit ni Jessica B. Cunyado ng Mababang Paaralan ng Agusan at binigyang buhay naman sa Anyo Multimedia ng inyong lingkod, Teofiline O. Cabahog ng City of Naga Division. Handa na ba kayo sa mga kwento mula sa kwento ng bayan ko? Isang araw, naglibot si Anna sa hardin. Habang siya'y naglalakad, napansin niya ang isang malaking bato. Umupo siya at nagpahinga. Ilang sandali ay may narinig siyang iyak. Tulungan ninyo ako! Wika ng buto. Bakit ka umiiyak? Tanong ni Anna. Gusto ko kasing tumubo upang maranasan ang buhay ng isang ganap na puno at makatulong sa mga tao. Sagot ng buto. Paano kita matutulungan? Tanong ni Anna. Kailangan akong maipunla sa lupa at doon ako tutubo. Sagot ng buto. Ganun nga ang ginawa ni Anna. Kumuha siya ng mga gamit na kakailanganin sa pagtatanim. Masaya niyang ipinunla ang buto. Ilang sandali ay umulan, kaya umuwi si Anna sa bahay. Ano kaya ang mangyayari sa buto? Tanong niya sa sarili. Paglipas ng ilang araw, ay bumalik muli si Anna sa hardin. Tiningnan niya kung ano na ang nangyari sa buto. Tuwang-tuwa si Anna sa kanyang nakikita. Unti-unting tumutubo ang butong ipinunla niya. Maraming salamat, kaibigang Anna! Wika ng buto. Naku, medyo tigang na nga ang lupa. Kailangan ko na itong diligan. Sabi ni Anna. Diniligan niya ng mabuti ang tanim. Inaalis niya ang mga damong nakapaligid sa tanim upang makakuha ito ng sapat na liwanag mula sa araw. Pinupulbos din ni Anna ang lupa sa paligid ng tanim upang madaling masipsip ang tubig. Lumaki ng lumaki ang tanim hanggang sa naging ganap na puno na ito. Maraming salamat sa pagmamalasakit mo sa akin. Wika ng puno. Biglang dumating ang kaniyang tatay Ben. Dali-daling nagbano si Anna. Anak, ano ang ginagawa mo rito sa hardin? Tanong ng tatay. Tumingin ang kaniyang tatay sa puno. Sariwa talaga ang hangin dito. Ngunit, kailangan nating lumipat ng lugar. Ano ang mangyayari sa ating bahay at hardin? Mangingiyak-ngiyak na tanong ni Anna. Maaring ibebenta na lang natin. Sagot ng tatay. Sinabi sa akin ni Ginoong Santos na interesado siyang gawing pagawaan ng mga laruan itong hardin. Sabi ng tatay niya. Paano na po ang mga puno, halaman at hayop na nakatira rito, tay? Sabay turo sa mga halaman at hayop. Kailangan natin isakripisyo, anak. Malumanay na sagot ng tatay. Tay, pag-isipan po sana ninyong mabuti. Wika ni Anna. Kinagabihan, taimtim na nalangin si Anna bago matulog. Mahal na Panginoon,
Tulungan po ninyong mabago ang isip ng tatay ko. Kinaumagahan, dali-daling pumunta si Ana sa kanilang hardin. Lalo pang dumami ang mga halaman at mga hayop na naninirahan dito. Magandang umaga, kaibigang puno! Sana'y magbago ang isip ng tatay ko at hindi na niya ibenta ang hardin na ito. Hindi napansin ni Ana na nakikinig pala ang kanyang tatay Ben. Anak, alam kong mahalaga sa iyo ito ang hardin. Napag-usapan namin ng Nanay Rosa mo na hindi ibebenta ito. Maraming salamat po, Tatay Ben! Wika ni Ana habang mahigpit na nakayakap sa tatay niya. Walang anuman, anak. Halika na, mag-almusal na tayo. Maraming salamat po, Naytay! Hinding-hindi ko po pababayaan ang ating hardin. Wika ni Ana. Inanyayahan ni Ana ang kaniyang mga kaibigan sa kanilang hardin na maglaro sa lilim ng puno. Pagkatapos maglaro, masaya silang kumain ng mangga mula sa punong itinanim ni Ana. Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa ani ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig at matuto.